Our topic for today is Aesthetics, Study of Art and Beauty for Module 3. So we have 5 lessons: the field of aesthetics, aesthetic terms and value, hierarchy and beauty, Western view of beauty, the Eastern art and Filipino aesthetics worldview. So for the learning outcome for lesson 1 is relate arts and aesthetics to the field of philosophy. So let's have this chapter overview. Ang sabi dito, beauty is something we perceive and respond to. So it can be an amazement or a wonder of joy or something else. It can be a peak of experience also. And it goes on and on. No? Even watching sunset, watching a beautiful afternoon in a bay, okay? So, it is an experience. Ang sabi dito, it is an aesthetic response that is a response to the thing's representational qualities. So, that is art. Whether it is man-made or natural. And also, this is a subfield of philosophy, which is called aesthetics, devoted to the study and theory of this experience of what is beautiful. So it is related to the field of psychology. So aesthetic is a study related to physiology and psychology of perception. So when you analyze an art, no, its beauty, so nandyan yung ano natin, feelings, no, yung thought feelings natin. Just what we have discussed last time, when you analyze an art, so you get the representational, you get the formal, the representational, you get the emotional, and also the intellectual. So maraming quality tayong titignan doon, no? When we see it, nandyan yung different aspect. But, sabi nga dito, there's a lot of difference between nature or the art that was created. Okay? It is important to recognize that we are not saying that the natural wonder experience is a bad or lesser than the art world experience. Pero, what is different is the constructed nature of art experience. Because the art experience is a type of aesthetic experience that also includes aspect, content, and context of humanness. So, meron kasing content siya ng ano, ng experience ng isang tao. There is what you call commonality, the level of commonality and communal experience. Although ang nature, no, you can relate to it, but the art that was created by human as part of his experience, why it was created, no, there is a commonality when we relate itself, no, doon sa ating experience din yung art na nakikita natin. Now, meron ditong 6 na pictures. At meron dito mga tanong, what makes a piece of art beautiful? Then, how important are personal tastes when judging the quality of art? So, dito, tinitingnan natin ngayon, no? Ano yung inyong ano, appreciation dito sa mga artworks na ito. You might have different opinion. Siguro, mas maganda sa inyo dito, yung number 1, you are lover of nature. Or maybe number 2, no, medyo abstract ang dating niya. And number 3, etong number 3, medyo mas abstract pa talaga siya. You want to look yung mga nakatago na artwork within this kind of style of artwork. Then, siguro yung iba sa inyo mahilig sa caricature. Yan. Na-enjoy nyo yung mga ganitong artwork. Number 4 and 5 or maybe isang obra maestra na isang artist. Number 6. So, you have
your own personal opinion, your personal taste when you judge this kind of art. So you can answer this one, then this will be part of your assignment also to answer the question. So may tanong dito sa introduction, why aesthetic is only the beginning in analyzing artwork? So sabi dito, we are also aware that beyond sensory and formal properties, all artwork is informed by its specific time and place or the specific historical and cultural milieu it was created. So lahat ng mga nilikha na meron niyang beyond the sensory and the formal properties, meron kasi siyang specific cultural, no? It was created in that specific time, specific context. When we analyze an artwork, nandun yung mga factors na yon, historical and cultural context. So in engaging analysis, kagaya last time, no, we analyze an artwork dun sa module 2. So dito meron din, no, we have the formal, the sensory, the formal properties and the technical properties. So when you say sensory, nandyan yung mga senses natin, okay? And then when you say formal, nandyan yung different colors, shapes, lines and size. Then we have the technical properties or the medium. Nandyan lang painting, nandyan yung animation, nandyan lang sculpture. Yan, so yan ang technical property. So yun ang nakikita natin, no, sa pag-analyze ng isang artwork. And also the emotion and ideas are evoked as a result of what has been observed. Okay? Dito naman sa etymology ng word aesthetics, in Greek it means aesthesis. In English, it means sensory perception. So meron ditong isang artwork na ginawa ni René Magritte. This is a perception of the eye, di ba? Ang tawag na dito sa kanyang artwork is false mirror. So the word aesthetics started from during the time of Alexander Baumgarten, no? Siya mismo ang nagpasasimula nito yung idea na aesthetics, dahil the definition itself, meaning the science of sensory perception. He used it to denote a realm of concrete knowledge as distinct from the abstract where content is communicated in sensory forms. So hindi siya ano, concrete siya, hindi siya abstract. So when you say aesthetics, in philosophy, it's the theory about the ultimate reality of things. In beauty, okay, there is that nature of beauty and the question of why are beautiful things beautiful. And with regards to art, nandyan yung essence of art, what makes something a work of art. So yan ang aesthetics. So when you say art or the creation of art, or art is the creation by the artist and their creativity. When you say appreciation by the art or the spectator with its artistic taste. And you say beautiful, anything with a value that delights. So beautiful, binibigyan natin siya ng value. And then human-made objects, these are distinguished from nature. That's why when you consider beauty, pwede siyang relative and absolute. As a person, you might not agree na ang upuang ito is beautiful because it is relative. Kaya nga sabi dito, beauty is in the eye of the beholder. So he can say this is beautiful or not. But to the object itself, sabi nga, when you say it is absolute, beauty is in its, is in the thing itself, no? Anything can be beautiful. Parang gano'n, no? It's absolute. The object itself is beautiful. Nagkakatalo na lang yan dun sa tao, to the person, because not everything is beautiful to all. Yan. So we have divisions, no? Three divisions of aesthetics. Kagaya kanina,
the idea here of its philosophy of beauty and art. So we have here the beauty, the theory about the ultimate reality of things, the nature of beauty, and the essence of art. So we also have this division of aesthetics. We have the theory of beauty, the theory of art, and the theory of art criticism. So when you say theory of beauty, we have the nature of beautiful things. Okay, when you say the theory of art, we have the essence of art. When you say the theory of art criticism, we have the evaluation of the merit or demerit of artworks, of works of art. A good example here is the artwork of Botticelli, The Birth of Venus, 1482. So there's a question here. Sa theory of art, is this art? Ito ba isang art? Why? So, pag isa kang artist, you have to define that. And then the next question, and the next is the theory of art criticism. Ito yung isa, sa isang division niya. Is this art great? Why? Siguro doon sa artist mismo, no? Or it should be related to something historically or culturally, say, masasabi natin parang ganon. So ito yung theory of art criticism. Then we have the theory of beauty. Is she beautiful? Why? So ang model dito ay si Simonetta Vespucci. Okay, magpansin ninyo yung pagkakagawa dito ni Botticelli. Yung buhok niyan ay mano-mano yan na ginuhit, yung strand ng buhok. So this is Simonetta Vespucci. Yan yung style ng mga beauty noon. Golden hair na mahaba ang buhok. Yan. This is during the Renaissance time. That's why pumasok yung humanism dito. Kaya pumasok na rin yung nudity, no? Actually, ano yan? Yan yung pinaka-common na mga artwork during that time. Okay. So, we have here an analysis. Which among the pictures do you consider an artwork that gives greater influence to Philippine artwork? So, let's relay it now sa Eastern setting naman, no? Sa atin, sa bansa natin, sa Philippines. So, ano ba ang may mas malakas na influence in your own understanding? This is a caricature artwork. Nung bata, number one. Number two is mga recycled materials, mga plastic siguro ito, plastic bottles. Number three, okay, ito yung mga popular or classical artworks. Number four, ito naman yung plastic surgery. Yan, the Asian Center of Modern Beauty. So, hindi lang sila nakontento dun sa mga artwork na yan, yung katawan na mismo nila ang pinagaganda. And then, number five, I think this is conservation of nature ang ina-emphasize dito. Nakikita natin na madumi ang tubig. Diba? So, may mga artwork kasi na nakafocus sila sa environment. So, to answer the question, among these five, which among the pictures do you consider an artwork that gives greater influence to Philippine arts? And then explain. Kung ako siguro ang sasagot dyan, it's either number one or number four. Yes, kasi these are art also, no? Ito art, ito number five, number four. But number two cannot be neglected kasi meron din tayong ginagawa na ngayon ng mga arts made up of recycled materials. Okay. So you will have your own opinion for this one. Okay, so just answer this question as part of your assignment for the analysis. Now let's go to lesson 2. For the learning outcomes, you have 2. Describe aesthetics as a branch of philosophy concerned with art.
And number two, enumerate the various terms used in aesthetics. So there's another question here. The ultimate sensation chart. Sabi dito, by using the scale, rate from 1 to 10, which among the pictures gives you the most satisfying sensation? So, doon na tayo sa senses ninyo. Ano ang may mas satisfying sensation dito? Yung pagkain, number 1. Number 2. Siyempre, ito everyday mo naman kinagawa yan. Pagkain, ito, hindi naman everyday, no? Cherish moment naman ito, yung number 2. Yan yung kiss. Number 3, not all the time din ito kasi ito yung mga getaway ninyo. Going to a place na makapag rest and recreation or makapagbakasyon galing sa maraming trabaho sa bahay. And number 4, ito yung mga concert. Big concert. Yan. So among these 4, saan ang mas satisfying sa inyo? Okay, so it's a good springboard para dito sa ating lesson na aesthetic terms and value. So ako siguro dyan, food number 1. Okay, pero karamihan dito ang sagot is food talaga, no? It's always the instinct ng tao yung ginugutom. Nagugutom. So, 3 times a day gugutumin ka. So, yan yung pinaka-satisfaction natin, no? But for the ultimate, nasa sa inyo na yan. Okay, so, sabi dito, the word art is often used to apply judgment of value as in expressions like the meal was an artwork. So, ang isang meal is also an artwork. It can also be an art of deception. Sabi nga dito. Okay, so those features of a work that contribute to its success and importance as a work of art, the features upon which its significance or beauty supervene. Nandyan yung form, content, integrity, harmony, purity, or fittingness of work. So, ang isang artwork, kailangan siya, no? Part of that. Dapat yun ay makikita para maging successful yung isang artwork. Just like sa isang cooking nga, di ba? Hindi naman lahat masarap, pero syempre, dun pa lang sa mata, meron na kaagad appetizing o meron na kaagad impression, no? Appetizing talaga siya. So, marami kang i-consider. Nandiyan yung form, content, integrity, harmony, purity, or fitness of works. So, sa senses, it's just part of that, no? Yung senses natin. So, dito kasi sa ultimate sensation. So, does it have to be visually pleasing or not? There's a question here. Lahat ba kailangan maganda or pleasing? Hindi naman. Kasi dito, ang isang art, no, when you criticize, hindi lahat na nakikita natin dapat maganda lang, no? And maybe because yung ibang artist na gumawa nun, these are their experience. It might not be attractive to you, but to them, this is attractive. Okay, it can be a repulsive, sabi nga dito. Kasi nga, though perception is always colored by experience and is necessarily subjective, it is commonly understood that what is not somehow visually pleasing cannot be art. However, good art is not always or even regularly visually pleasing to a majority of viewers. Kasi may mga artwork talaga na hindi naman maganda. Doon lang siguro sa artist, no? In other words, an artist's prime motivation need not to be the pursuit of pleasing arrangement of form. Also, art often depicts terrible images made for social, moral, or thought-provoking reasons. So, yun minsan ang purpose ng paggawa ng isang art
It is intended to depict terrible images made for social, moral, or thought-provoking reasons. At a good example is this one by Francisco de Hoya. Ang title ng artwork is El Tres de Mayo. It was created 1808. Yan. Pansin nyo dito yung drawing nung isa, nung ano no, yung mga sundalo na babarilin si itong, meron ng mga namatay, tapos may babarilin, naka-highlight yung light dito. Why was it created na ganun? Hindi naman siya magandang depiction, di ba? Na isang magandang art. But, to the painter, malalim yan, no? Kasi ang sabi to, it depicts the Spanish shooting on the 3rd of May, 1808. It is a graphic depiction of a firing of a firing squad executing several pleading civilians. Yan, nagmamakaawa sila na huwag silang patayin. Yan. So ito ngayon ay ano, naging nag-create ito ng ano ng social and political commotion, outrage sabi dito. Because of that art, no? Thus, the debate continues as to what mode of aesthetic satisfaction, if any, is required to define art. So, the revision of what is popularly conceived of as being visually pleasing allows for a reinvigoration of and a new appreciation for the standard of art itself. So, hindi lahat maganda. So, ano yung mga factors no na involved in the judgment of art? Yun na yung kanina. Okay? Yun na yung ano, yun na yung pag-judge natin. May emotional. Okay? Napag-aaralan natin yung emotional. At kung tayo ay magjudge na isang bagay, minsan nag-ano siya, nagbabago siya. Like for example, dito sa isang artwork, no, African sculpture. During the time ng Great Britain, no, during the Victorian time, sa Great Britain, meron isang African sculpture na ang view nila dito is ugly. But as few decades later, yung the same audience na nag-declare na pangit siya, later on, in-acknowledge na rin nila na beautiful. Kasi nga, hindi nila nakikita yung kultura. Yan. So, the emotion sometimes might be deceiving, but the artwork that was created because of invoking emotion, no? Doon lang naiintindihan later on, even the ano, the culture itself. So the evaluation of beauty may well be linked to desirability, perhaps even to sexual desirability. Thus, judgment of art can become linked to judgment of economic. Okay, so in judgment mo, the way you critique it, it's either economic, political, or moral value. Yan. So kagaya, like for example, yung Lamborghini, tumataas ang isang value na isang beautiful artwork ng kagaya ng isang sasakyan because probably of the status symbol, no? Mahal kasi siya, maganda siya at mahal siya. Pero kung dadalhin mo yan sa isang lugar na sabihin natin malubak, hindi naman maganda ang semento, lubak, mas i-acknowledge mo pa siguro ang motor compare sa Lamborghini kasi hindi siya practical, no? So there is also value of ano, or judgment of economic. Yan. So marami tayong i-consider, even the political and moral values. Yan. So judging the value of an artwork is often particularly intellectual and interpretative. There will always be this intellectual and interpretative. So doon sa module 2 natin, may ending lagi siya, no, doon sa intellectual and the interpretative. It is what a thing means or symbolizes for us that is often what we are judging.
Assigning value to artwork is often a complex negotiation of our senses, emotion, intellectual opinions, will, desire, culture preferences, values, subconscious behavior, conscious decision, training, instinct, sociological institution, and other factors. So, dun sa intellectual, dun sa interpretation natin, pumapasok ito. Yan. Yan yung mga values niya. A complex negotiation of our senses, emotion, intellectual opinions. Yan. So, marami tayong maipapasok doon na ideas. Now, when you categorize the value, we have three categories here, the logical, the ethical, and the aesthetics. When you say logical, it's either true or false. And when you say ethical, it's either good or bad. And it's either beautiful or ugly when you say aesthetics. Kaya nga, pag sinabi mong aesthetic value, no, it's either beautiful or ugly. Yan yung mga reaction natin. No, the common reaction. Then, eto na yung ano niya. Aesthetic values naman according to senses. So, how many senses do we have? We have 5, no? Yung the most common one. Part of that is also the imagination. And ito yung mga ano natin, no? Nasi-sense natin, no? Or the sense data. When you say seeing, nandyan yung color, the shape, size, the motion. When you say ears, okay, nandyan yung hearing or sound. Sa nose, smelling or odor. Sa tongue, tasting or taste. Skin, touching, texture, shape, size or motion also. Then imagination, we have the images. And what arts? Ang nakikita natin dito, the form of arts. For the seeing, we have the visual, no? We have the painting, sculpture, architecture, dance, and drama. For the ears, we have the music and drama. For the olfactory or perfume making, sa nose natin, sa naaamoy. We also have the culinary for that, no? So, olfactory, mabango. Kaya meron yung mga ads na langhap, sarap. Masarap siya pag naamoy mong masarap din. We also have the culinary art for cooking, and we also have the, for the skin, we have the tactile art. Okay? Yung sensing or ano to, yung touch. Okay? The sculpture, even the love making. And for the imaginative art, we have the literature and drama. So, if we're going to compare what is beautiful and ugly, against between beautiful and ugly, ito naman yung ano niya, definitions or how we define, no? So pag sinabing color, pag beautiful siya, it's picturesque. Pag hindi siya beautiful, pag ugly siya, it's blur. Pag sa shape naman, it's pretty. The opposite is grotesque. Okay, so on and so forth naman. So dito, when you say picturesque or beautiful color, nakakaakit sa mata, no? We have an example here. This is an example of a picturesque, beautiful color. So, not everything na nakikita ninyo ay, sabi siguro, ay, ang hirap naman i-appreciate nito. But, to the artist, no, pwede lang sabihin, this is beautiful. Yan, this is an artwork of Kandinsky. Ang title is Color Composition. Ito naman ay Mondrian, or by Mondrian, composition with red, yellow, and blue. And this one is Suprematism by Malevich, White on White. Ang title nito ay ano, White and White, no? Para siyang ugly. Wala siyang ano, wala siyang ibang kulay kundi white over white. Kaya ang tawag dito is blur or ugly color. But this is still an artwork by Malevich. So, yun yung comparison niya, no? So, ito yung mga masasabi nating picturesque with its different style ng artwork. We have the, ito naman ay ano, isa naman picture talaga ito. Rainbow. Beautiful color in nature. We have this romantic realism by Amorsolo,
an expressionism artwork by Van Gogh. Then we have by Munch, title is Scream. Meron siyang emotional effect of color. Yan. Then impressionism by Monet. Then pop art by Lichtenstein. So saan dito ang picture is, saan dito yung ugly and blur, meron ba? Parang wala naman siguro. Now, we also have this Filipino sense of beauty. Sa atin, mas makulay, mas maganda, no? The colorful is beautiful. But we also have this style of art. You call it horror-vaki. Because Filipino, sabi dito, are inclined to horror-vaki. For filling up of every inch of space, according to Greg Loren. So, ang sabi dito, when you say horror-vaki, it means fear of emptiness. Laging punuan. Hindi naman natatakot ka, no? It is a design principle where a preference in design and arrangement or organization tend to favor occupying every available spaces with object and elements rather than leaving the space empty. Ayaw natin may bakante. Kailangan may kung meron ka lagi ilalagay. So this is the opposite of minimalism. So the idea of minimalism, matagal na itong ginagamit, no? Ini-employ panahon pa ni Aristotle. Pero itong horror-vaki, which is the opposite, ito ay nakikita natin ito madalas. Madalas sa media, sa mga newspaper, comic books, website, mga cartoons, anime. Yan. So, that is horror-vaki. Like, for example, this one. Yan. Oh, ito na yung mga artworks na horror-vaki ang style. This is a creation by Alfonso Osorio. Oil on canvas painting, horror-vaki. There's a lot of difference between action painting and horror-vaki kasi ito, magandang pagkakagawa. Hindi ito yung minamadali. Yan. So, because later on, you're going to create also this action painting. No? There's a lot of difference between these two. Although, not necessary when you say action painting, ay mamadaliin mo rin siya. But, horror-vaki, just like this, hindi parang ano siya, no? Parang andali lang gawin, pero actually, makikita nyo yung mga lines niya. Talagang pinaglaanan din yun ng time. Okay, additional na mga style ng horror-vaki, eto, madalas natin makikita to sa daan. Yan, meron tayo yung karo ng ice cream, tricycle, jeepney, and kalesa. Okay, just try to click this link if you want to continue watching it. Okay, so ito yung mga kalesa, mga tricycle sa iba't ibang lugar. Ito ata from, ano ito, sa Mindanao. From Palawan. Saan kaya yung sa Palawan? Yung Palawan medyo malaki yan. Okay, iba rin sa Coron. Ito parang style Coron. No? Maraming style ang bawat province ng kanilang tricycle. Yan, ito ang karo ng mga ice cream. We also have parol, colorful art of the parol, or lanterns made of kapis. Yan, ito yung mga traditional, ito yung mga sinaunang style ng lantern. Sa ngayon, mga recycled na yung iba. Pero ito, pwede ulit gamitin sa susunod na taon kung iingatan lang kasi these are made of kapis. We also have the binta of the Badjao, no? Ito yung kanilang art. We have the sari manok of the Maranao and the tinalak. No, these are artwork of the indigenous people. Yan, sari manok of the Maranao. Ito yung mga tinalak ng mga ng tribe ng Tibuli. So, ito yung pagwi-weave nila. They are called the dream weaver. Pwede siya sa pillows, pwede siya sa sapatos, sa damit. We also have colorful festivals. The whole year round, no, meron tayong piyesta sa Pilipinas.
we have colorful costumes and decorations ng mga banderitas and all its accessories. So makikita ninyo, medyo maliit lang to, pero in different provinces, they have different style ng celebration. Ito yung banderitas sa Kadayawan, Davao. Ito ang style ng kanilang celebration ng street dance for the Ati-Atihan, for the Pahiya Sublukban, okay? From Baguio, yung Penambenga Festival, yung Flower Festival nila. We have the Mascara of Bacolod, the Sinulog of Cebu. Yung kanilang mga santo ninyo, we have the Dinagyang Festival of Iloilo and then the Tinalak Festival of South Cotabato. Okay, let's try to click this link, no? Ang sabi dito ay piliin mo ang Pilipinas sa song by Angeline Quinto. Siguro naman na papasyal ulit sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas after this pandemic, no? Ang pinakamagandang puntahan is itong mga festivals. Not just the places itself, but also the people and their activities, especially yung mga barangay fiesta nila or fiesta for every province that they have. Okay, so let's continue. Now, meron naman itong pretty and glutis. Now, when you say pretty or beautiful shapes, when you say glutis, ito na may ugly shapes. So, sa Western, yung mga ganitong domed style ng mga buildings, ito ay beautiful. Yan, we have the St. Peter Basilica of Vatican. We have the House of Congress in Washington. The Taj Mahal of India. The Hagia Sophia of Istanbul, Turkey. And we have the Sydney Opera House of Australia. So, these are beautiful shapes. Sa babae, ganun din, no? Not just sa mga buildings, no? Ito yung mga beautiful shapes. Ito yung mga artwork, no, sa during the Neoclassicism and the Renaissance style, Renaissance time. We have the Odalisk of Juan Luna. Okay? We also have the style Art Nouveau ng mga artwork. So makita niyo naman na beautiful yung art, yung mga pagkakagawa dito ng mga ano, no, pagguhit sa mga katawan. Ito naman yung kanyang contrast, no, yung grotesque, ugly shapes. Not just the body itself, but also the faces. Meron din mga ginawa si Leonardo da Vinci na grotesque faces. Yan, 1492 during the Renaissance time. We also have the cute and pink one, yung maliliit at saka yung malalaki. But for the Western, yung mga malalaki, yun ang magaganda. So, for the Greek and the Western, this is what they sense it as beautiful. No? Big is beautiful. So, ito yung idea nila ng beauty, yung malaki. Yan, the Statue of Zeus, 435 BC, no? 40 feet ang high niya, ang height. Ito naman yung the Colossus of Rhodes, or Rhodes. 100 feet ang high ni Colossus dito. Si Liberty naman, the Statue of Liberty is 305 feet. Yan. So, that's why nga, sa panahon natin ngayon, no, I think sa West, yung idea na yan ang pinakamaganda, ang pinakamataas, pinakamaganda. So, sa Egypt, we have the Pyramid of Khufu. And then the Empire State Building, the Sears Tower in Chicago, Taipei. Although this Taipei is in the east, sa east ito, no, sa eastern part, pero pinaka highest is the Burj Khalifa of Dubai. Yan, 2,772 feet. Compare dito naman sa atin sa Philippines, we have the tallest is the PBCom Tower in Ayala, Makati, no, 790 feet, yung buta lang, 55 floors. So, kung makita nyo itong Burj Khalifa, napakataas nito, no? Kung titingnan natin yung scene, nung isang scene dun sa movie na ginagawa dun sa Mission Impossible, yung title is Ghost Protocol. No, maganda yung height niya.
So yan yung isang ano, isang clip no, no movie clip ng Burj Khalifa of Dubai. 2,772 compared to 790 feet sa atin sa Philippines. Okay, so sa Easter naman, yung maliit naman ang beautiful, no? The Japanese sense of beauty is the small is beautiful. So meron sa kanila yung bonsai. Ito yung mga maliliit or miniature tree na nakalagay sa pot. Yan, matatanda na yan sila, pero yan siya ay ano, parang ano siya, dwarf. Even the smallest origami, no, ito ay world record siya, the smallest origami created by Naito Akira in 2004. 0.1 by 0.1 millimeter, napakaliit niya mismo. Yan. Sa kanila, sa Japan, pati ang poem nila is very short. Yan. An old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash. Silence again. Diba? Napakaikli. Mahabang contemplation. Pero yan lang ang nagawa. Yan. Even sa kanilang mga artwork, okay, ito yung tinatawag na Zen. Zen art. Yan. Because less is beautiful. So this is minimalism. The use of least number of elements. So sa Zen painting, ito yung mga style ng kanilang artwork, no? Sa landscape nila, yung circle nila ganito lang, yung river, yung bamboo. This will be part of your artwork sa inyong activity. You're going to create minimalism, no? Ganito ang gagawin ninyo. Hanap kayo ng mga minimalism type ng artwork. And then, yung isa naman, yung kanina, yung horror vacui type ng artwork. Siguro, ang gagayahin nyo dun mamaya is just like, balikan natin. Yan, yung mga ganitong style ng mga horror vacui. You're going to create your own style ng horror vacui. Pwede nyo naman siyang gawing magandang style. Okay, let's go back. So, sabi nila, kaya meron silang ganitong ano, yung philosophy, no? O ganitong style ng artwork. It's not because of the artwork itself, but because of the philosophy or the teaching. So, yung idea kasi nagmula yan sa Buddhism, no? Zen Buddhism. So, pumasok din yung minimalism. Ang sabi dito, the cause of suffering in the life is attachment to material things. So, the lesser the possession, the lesser the suffering. So, the secret to happiness is living a simple life. So, minimalism is equal to simple life. So, panuorin natin ito. No? Itong link na ito, yung idea ng minimalism. So, simple. Simpleng buhay lang para maging mas masaya ka. Yan. Happiness is living a simple life. So, yan yung contrast naman ng Western, which is sa ano nga yung Western? Mahilig sila sa peak one, no? So, walang pangit dito kasi yung peak one gusto nila malaki. Tama ba? O ugly size. But actually, it's not, no? Yung cute naman, yun ang beautiful size. So, sa minimalism, ganun din, no? Compare naman sa horror vacui. Even sa kanilang ano, sa kanilang national anthem, minimalism din sila. Actually, meron din silang ginawa ang ano no, ang Japan during World War II para siyang parang national anthem na ginawa ng Japan. Ito yung kanilang ano, title ng song. Ano no, ito yung meaning yung in ano to in English. Yan. Ang title is Diwa ng Bayan. Yan. Which was the same melody as Lupang Hinirang. Pero mamaya mapapakinggan nyo, hindi naman siya tunog ng Lupang Hinirang. But this is an unofficial anthem of the Japanese for the Philippines, no? Proposed in December 1943.
So ito ay for your information para magkaroon tayo ng idea. So let's listen to these two. No, the first one is the national anthem of Japan. Then yung a short music, ano, a short part lang doon sa ano sa binigay naman ng Japan na song. Hindi naman siguro to national anthem, no? Okay, let's yan. Ito yung ano, ito yung meaning niya in English. Yan, try to read it more and try to understand more. So, mayroon din kayong pumasok na minimalism dito na idea sila. Kasi yung kanilang national anthem dito ng Japan is very small lang talaga, no? Ito lang yung pinaka lyrics niya. Pero sa atin, medyo mahaba-haba. Okay, let's continue. Meron naman dito, no? Balikan natin kasi ang ginagawa natin ngayon, we're comparing, no? We're comparing saan ba yan? Yan. The aesthetic values according to the senses, no? Balikan natin. So, tingnan naman natin ngayon dun sa motion. Yan. So, sa motion, nandyan si a good example is si Michael Jackson. Yan. Yung kanyang sayaw. Maraming gumagaya sa style ng sayaw ni Michael Jackson because it's graceful. Yan. So, yung link na to, yung title ng song niya is Beat It, 1986. So, na isang graceful, beautiful motion. So, meron naman dito yung lovely, beautiful sound. Ang kabaliktad naman is yung droll, ugly sound. Pero, not necessary naman na pangit din siya, okay? Pakinggan natin yung kay Jose Marichan at saka yung kay Louis Armstrong. So, sabi dito, ano siya? Mayroon siyang flowing effect or continuous sound. So, tingnan naman natin itong kay Louis Armstrong, no? Trembling effect or tremolo or vibrato. Just like Rico J. Puno, no? The late Rico J. Puno. So, ito rin yung style. Siguro na hindi sikat yan, hindi naman ninyo ma-appreciate. Pero, that's the difference, no? So, madalas siguro na in-acknowledge natin yung flowing effect. Pero yung mga trembling effect, hindi masyado. Pero sa ngayon, parang umuuso na rin yung mga ganyang style ng mga ano. Ng mga style ng awit. Okay? Meron naman dito yung pleasant, beautiful touch. Or you call it the Kama Sutra, the art of pleasure. Okay? Sa ano naman to? Touch naman din kasi, no? Yan. Sa India. Meron naman dito yung mga artwork na fantastic and ridiculous. So, when you say fantastic, beautiful image, and then ridiculous, yung ugly image. Ito kaya ang dalawang nasa taas na ito, masasabi nyo siyang fantastic or ridiculous. And then, itong dalawa sa baba, masasabi nyo bang fantastic or ridiculous? I think itong dalawa sa baba, ito yung mga fantastic, itong dalawa sa taas, ridiculous. Yung time, yung ano, yung relo o yung clock, di ba? Parang hindi naman tatakbo yan talaga kung yan ay lanta. Yan. So, meron tayo dito yung kay Rene Magritte, no? Masasabi ba natin silang fantastic or ridiculous yung mga images na ginawa ni Rene Magritte? Siya ay isang surrealist. So, let us try to watch this documentary by the artworks of Rene Magritte, Fine Realities. Okay. So, now let's go to lesson 3. Measure the art based on perception by the senses. So, ang title dito is Hierarchy of Beauty. So, meron ditong isang ano, isang fable. Meron ditong anim na bulag, no? 6 blind men of Indostan. Gusto nilang ma-experience yung elephant. Kasi yung elephant ay palibhasa bulag na mangha siguro sila. Gusto nilang malaman kung ano yung elephant. It so happen na yung mga bulag
nung pumunta doon sa elephant para alamin nila, napunta sila sa iba't ibang bahagi ng katawan ng elephant. Ang isa ay napunta doon sa pinakataas o yung sungay, yung trunk, yung isa naman sa paa, yung isa sa tenga, yung isa naman ay napunta dito sa katawan, yung isa sa buntot. Palibas sa mga bulag sila, may kanya-kanya silang paliwanag. Ah, yun palang elephant, ganito pala. Sabi dito nga yung isa, the six no sooner had begun about the beast to group than sizing on the swinging tail that fell within his scope, I see, quote he, the elephant is very like a rope. So, yun ang kanyang pagkakaintindi. Ang elephant pala isang rope. So, sabi dito, and so this man of Hindustan disputed, no? Nagtalo-talo sila loud and long, each in his own opinion, exceeding stiff and strong. Talagang yun ang kalang paniniwala. Though each was partly in the light, in the right, hindi naman sila mali sa kanilang opinion, no? Pero partly lang sila natama, and all were in the wrong. Pero kasi lahat sila ay nasa mali. So what's the moral? Sabi dito, off in theologic wars, the disputants I win, rail on the utter ignorance of what each other mean, and prate about an elephant no one of them has seen. Hindi ibig sabihin na hawakan mo siya, ibig sabihin tama ka na. Kasi nga hindi mo pa siya nakita kung ano nga talaga ang picture na isang elephant. So, kung ipapaliwanag mo yung kanilang description doon sa elephant, dito sa kanilang explanation, no? Kung ano yung elephant, kung idodrawing mo yan, nakakatakot yung picture ng elephant. Hindi talaga siya yung elephant na lalabas. Yan. Kaya ang tanong dito, in your own opinion, which among your senses can describe beauty better? Why? What moral lesson can you relate from your answer? Pag ang isang beauty ba, nandidescribe mo siya sa pamamagitan ng nakikita mo? Diba? Kasi nga, beauty is in the eye of the beholder. E paano yung iba pag naririnig niya, mas gusto niya mapakinggan yung boses? Kasi yun ang maganda sa kanya. Diba, meron yung mga dalaga na mas gusto nila yung magaling umawit yung lalaki. Or meron yung mabango. Yan, gusto niyo yung sariwa siya lagi, mabango. Hindi lang siya gwapo, 'di ba? So marami, kailangan mo ma-touch, mahawakan yung kanyang malasot lang balat. Yan. Kung sa mga lalaki naman, oh. So ano ang part, no, ng iyong sense that can describe beauty better? Why? And what moral lesson can you relate from your answer? Can you relate from your answer? So, ano bang lesson doon? No? Just like this one, meron din silang moral lesson. So, this is one of your assignment to answer. At least you have some idea na nanggaling dito sa isang fable ng six blind men. Okay. So, at least may idea tayo, no, na ang isang bagay, hindi natin pwedeng i-judge na pangit. Kasi ang aesthetic beauty niya o yung quality niya can be beautiful sa iyo, pwede namang hindi. Because aesthetic judgment is exercise of power, sabi nga dito. Yan. Nobody can judge someone beautiful or ugly without oppression. Okay? So, sabi dito, aesthetic examines the nature of art, beauty, and taste with the creation and appreciation of beauty. Non-Western cultures have also created their own unique aesthetics which exist in many different forms and styles. However, it is not easy to say what is beautiful or ugly. People have different opinions and judgment about what is beautiful or ugly. Yan, kagaya yung kay Salvador Dali's painting. It can be beautiful or not beautiful. Okay, ano ba yung kay Salvador Dali? Ito yung kay Salvador Dali. Yan. Ito yung mga art niya. Masasabi mo ba yan siyang ridiculous? To others, it can be beautiful kasi you're getting some intellectual meaning out from that. But for the first impression, siguro, ay, weird naman ito. Ridiculous naman, o, diba? O, pwede natin sabihin ganun.
sa panahon ni Earl of Shaftesbury, no, in 1711, sabi niya, we cannot deny the common sense of beauty. No? There is always this common sense of beauty. Pero according naman kay David Hume, nag-disagree naman siya. He disagreed and thought that beauty is not a feature that belongs to reality, independent of feelings and sentiment. So sabi nga dito, there is no beauty or ugliness inherent in paintings. Walang pangit, walang maganda doon sa painting, no? Hindi talaga siya nakadikit sa kanya, pangit siya forever. Even novels or fashion models, maganda yung fashion model ngayon. She might not be appreciated now, but later on, ma-appreciate din yung beauty niya. Therefore, the relationship of experience to aesthetic qualities leads to a challenging problem which can be expressed in the question of whether there are beautiful or ugly persons in the world. So, yung magaganda noon, pwede rin hindi na maganda ngayon, o yung pangit noon, nagiging maganda rin ngayon, di ba? If there are no aesthetic qualities in the world, nobody can perceive someone to be beautiful or ugly without arriving at the contradiction. Those in power reflect their own aesthetic values to people and art in general. So, minsan ang nakakapagbigay ng isang bagay na maganda o something what is beautiful because sila yung mga nakaupo sa kapangyarihan. Sila yung mga nagsasabing this is beautiful. Kami kasi ang nagsabi nito. Yan. And also Plato, sabi dito, Plato thought that beautiful objects have harmony or unity in their parts. Similarly, Aristotle considered that the features of beauty are orderly and symmetry. So kung kay Plato naman, there is harmony or unity, kay Aristotle is order and symmetry naman. So that is one thing sa kanila what is beautiful naman, no? Sa Greeks, sa ancient Greeks. Ito ang kanilang idea naman ng beautiful. Kaya nga sabi nito, who among them do you consider beautiful and ugly? Etong nandito sa upper left, no, si Simonetta Vespucci ito, yung dun sa painting ni Botticelli, yung The Venus. Eto naman ay isang Samburu woman from Kenya, Africa, Filipina, dalagang Filipina na artwork ano sa painting ni Amor Solo. And then ito naman si Nikki Zirin, an international supermodel sa Vogue magazine. Yan. So sino sa tingin ninyo sa apat na to ang maganda at hindi maganda or pangit? Dito naman, ganun din. So, ito naman yung artwork ni Leonardo da Vinci. Ito naman si Tom Cruise. At least may idea na kay kanina dun sa Mission Impossible. And then, ito naman si Dürer. Ang kanyang self-portrait. And then, Van Gogh sa kanyang self-portrait din. So, we also have this degrees of aesthetic values. We have 14. Sa mga art critics, ito yung values, no? So merong pito na beauty and meron namang pito na ugly. Ang pinaka highest na beauty is sublime. And then ang pinaka lowest, yung number 7, terrible. So ito yung definition pag sinabi mong sublime, purely delights, grand delights and awes, elegant delights and impresses, charming delights and attracts. Kaya pag sinabi kang charming ka, number 4 ka. Pero pag sinabing you're sublime, yan, ikaw lang pinakasagad sa lahat. Meron naman yung beautiful na comical, no? Delights and entertains. Meron yung tragic, delights and saddens. And then terrible, delights and fears. So ganoon naman din sa ugly, no? Ang pinaka-highest na hindi masyadong malala is scary. Yan, glooms and fears. Yung mga mahilig manood ng scary movies, no? Glooms and fears siya, and that is part of ugly. And the worst is pathetic, purely glooms. Merong mga artwork na gano'n, no? Na very pathetic din. Okay, so ito yung mga artwork, no? Ito yung kay Larry Alcala, Filipino ito. Ito ay Comic Delights and Entertains.
Kasi siya nga ay comics, no? So siya ay beauty. Ito naman yung kay Sutain, the mad woman. Actually, these are your assignments, yung walang nakalagay na red, no? Kung ano ang kanyang classification or value or degrees of aesthetic value niya. So, ito naman kay Monk ay Scary Glooms and Fears. Itong dalawang ito, this will be your assignment. Ito naman kay Charlie Chaplin, The Trump. This is comical. Ito naman ay Bizarre Gloom and Entertains. Ano bang rank niyan sa ano? Number 10 sa ugly. Yan, ito ay yung baka na nakabitin, the carcass of a beef. Ito naman, meron itong kay Hearst. These are also your assignment. Yung 1, 2, 3, 4. Pati itong kay Kahlo. Ito, the rustic glooms and oaths. Ang rustic is number 13. Yan, wala palang pathetic. Number 13, glooms and oaths. Patay na siya, drinowing pa. Ito naman yung sublime or purely delights. Yung the highest naman dun sa beauty. Yan, number 1, the highest. So, these are your assignments. Itong apat na to and then itong dalawa. So, sa inyong assignment yan mamaya, no? I-discuss natin a little bit kung ano yung inyong gagawin dito. Okay, panuurin natin to ng konti. Etong kay Charlie Chaplin. So, eto yung kay Charlie Chaplin. Then, eto naman yung Grand Delights and Oaths. Ang Grand Delights and Oaths, eto yung number 2. Yan, eto yung kay Mr. Bean. Yan. Ito pala yung comic version niya. So tingnan muna siguro natin tong comic version ng Odie Joy. Ito pala ang Odie Joy, no, sa performance ng 10,000 members, no, sa orchestra, choir and orchestra ng Osaka, Japan, 2014. O bago last na itong kay nasa 10,000 members. So medyo operatic yung kanilang song. Nakakatindig balahibo kung pakikinggan mo nga naman. Yan, ito naman, compare naman natin to, no, yung comic version. So pag sinabi mo naman comic version, anong number 'yon? Number 5. So yung kanina number 2 'yon. Okay, ito naman yung number 5 naman yung kay Rowan Atkinson. Ang comparison naman nilang dalawa. Okay, so that will be for the first part ng ating lesson. So puputulin ko muna ito para hindi masyadong mahaba ang ating pag-review dito sa ating module 3. Okay, thank you for watching.